Sang Senado sa hiling ng Department of Health sa pagpapalawig ng validity ng COVID-19 Vaccination Program Act. Paliwanag ng DOH, kung hindi kasi maami ang dahan ng naturang batas, mapapaso ang umiiral na state of calamity. Samantala, kaugnay sa mas pinahinting na pagbabakuna, plano ng kagawaran na buksan ang vaccination sites hanggang weekends. Si Mark Fetalco sa detalye. Hiniling na ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere sa Kongreso na amyendahan o i-extend ang validity ng COVID-19 Vaccination Program Act. Paliwanag ni Vergere, mapapawalang bisa ang mga probisyon ng batas oras na mapasuna ang umiiral na state of calamity. Sakop ng batas ang emergency use authorization ng COVID-19 vaccines, emergency procurements, gayon din ang mga hakbang para makontrol ang presyo ng ilang bilihin. Kapag naamyandahan natin at na-institutionalize, tatanggalin na yung parang konsiderasyon na magagawa lang natin itong mga bagay na naandun sa loob ng ating RA-11525 katulad ng pagbabakuna ng COVID-19 at ng iba pa nating natatamasa ngayon not for response to COVID kapag naamyandahan at na-institutionalize ang batas na to. Bukas si Senate President Miguel Zubiri sa hiling ng DOH. It is time-bound and we have to amend to extend the validity of the vaccination law. Because we placed there that it was only for the duration of course, the lockdowns, during the lockdowns, and the height of the pandemic. So titignan namin kung time-bound siya, di-extend natin yung validity ng batas. Para sa ganun, may kapangyarihan po ang DOH na ituloy ang kanilang mga programa laban sa COVID-19. Whether it's vaccinations, whether it is particular protocols for higher levels of infection in a community. Sa Setyembre na mapapaso ang umiiral na state of calamity na idineklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa COVID-19 pandemic. Ang Malacanang ay naghihintay rin na rekomendasyon. It will depend on the recommendation of the DOH, but we will make the announcement when the time comes. Sa ngayon, nasa mahigit 17,000 na mga senior citizen ang nakapagkumpleto ng kanilang primary doses, habang nasa higit 1.3 million naman ang nakatanggap ng booster shots sa ilalim ng pinaslakas campaign ng pamahalaan. Pinaplano na ng DOH na magbukas ng mas maraming vaccination sites, hindi lang pag weekdays, kundi maging sa weekend. Nakikipag-ugnayan na rin ng DOH sa pribadong sektor para marating ang mga lugar na nahihirapan sa pag-access ng bakuna. Pinag-aaralan naman ng DOH na isama ang pagkakaroon ng booster dose sa definisyon ng fully vaccinated. Tangayon ako sa mungkahi na gawing 3 doses talaga ang tinatawag na fully vaccinated para at least mas maraming tao ang mapoprotektahan, lalong-lalo na na mag-o-open tayo ng ating paaralan at yung ating mga estudyante sa elementary, high school at college ay babalik na nitong Agosto. Kasabay ng puspusang pagbabakuna, ilang lugar na sa bansa ang nakikitaan na ng Okta Research ng pagbaba ng kaso. Ayon sa Okta, nasa downward trend na ang Iloilo City, gayon din ang Iloilo Province. Sa kanilang pag-aaral, mas mababa na sa 1 ang kanilang reproduction number at negative na rin ang kanilang 1-week growth rate. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.